magandang araw sa inyo. Ipakikita ko sa inyo ngayon ang dalawang paraan ng pagluluto ng sardinas. So, unang-una, ay magluluto tayo ng sardines steak. So, itong gagamitin natin, itong dalawang ligo na maliit. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. Kung ayaw nyo naman na maanghang, yung kulay green ang gagamitin nyo. So, depende sa kagustuhan nyo. Kung maanghang, ito, tulad dito, kulay pula. So, gagamit tayo dalawang sardinas. Isang malaking ulo ng sibuyas. At gagamitin tayo ng bawang. At isang lemon. Gagamitin tayo ng soy sauce o toyo. At gagamitin tayo ng konting paminta para dito sa ating sardine steak. At yung pangalawang iluluto naman natin ay gagamit tayo ng sardines na mackerel. So, ang gagawin naman natin dito ay lalagyan natin siya ng sayote, ng sibuyas. So, chinap ko lang siya ng maliliit. Yung kabila pala, chinap ko siya ng pabilog. Yung para doon sa ating sardine steak. At gagamit din tayo ng bawang dito. Sinama ko lang dito sa lagayan. At syempre, ang ating miswa. So, dalawang luto ang ipainit ko sa inyo sa isang video na to. Kasi sa ngayon, alam ko, kalimitan sa mga tao ngayon, marami sa kanila, sardinas ang mga nakukuha ng mga pagkain, lalo na yung mga mahirap nating kababayan dyan. Kaya magbibigay ako ng ilang tip kung paano siya iluto na kakaiba naman ng konti. So, umpisa na natin ngayon. So sa ngayon, unang-una natin gagawin ay ipiprito muna natin yung ating onion ring. So yung ginawa nating pabilog na sibuyas. Mainit na itong ating kawali, maglalagay na tayo ng cooking oil. Ipiprito muna natin siya. At siya nga pala, sineprate ko na yung ating sardinas. So, kinuha ko na yung laman niya at ibinukot ko na sa sabaw niya. So ito yung ating sabaw. So ito pwede pa natin gamitin to. Pwede natin sausawan ng ating pandesal o pwede rin naman natin isabaw sa ating kanin kapag gusto natin kumain ng sabaw ng sardinas. So sa ngayon gagawin kasi natin sardinas, ipipirito din natin siya. So sa ngayon uunahin lang natin yung ating onion. So sa ngayon, mainit na ang ating cooking oil. Pwede na natin i-prito ang ating onion. Hintay lang natin siya maluto. Pagkatapos nito, i-set aside natin siya. Ipiprito naman natin yung ating laman ng sardinas. Hintay lang natin siya maluto. So ngayon, habang nagluluto tayo ng ating sibuyas, subukan natin itong i-sausaw sa ating pandesal. Nagawa ng pandesal yung anak ko kanina. So, gagamitin ko itong sauce na ito yung pampalasa. So ngayon, iluluto pa rin natin yung sibuyas. So, hindi na sayang ating sabaw ng sardinas. Pwede natin siyang i-gamit yung pampalasa sa ating pandesal. So sa ngayon, luto na itong ating onion. Hanguin na natin siya. Set aside lang natin siya. So sa ngayon, susunod naman natin yung ating sardines. So ipiprito din natin siya.
So hintay lang natin siya maparito yung kabilang side, tapos babalik, itipiit lang natin siya. At pagkatapos niya, ihang din natin siya mamaya. So ngayon, okay na itong ating sardinas. Naparito na natin siya na maayos. Hanguin natin siya sa isang lagayan. So isa-set aside din natin siya. Ngayon babuwasan lang natin ng konti itong ating cooking oil at medyo marami-rami ito sa panggigisa natin. So binawasan lang natin yung cooking oil. So sa parehong lutuan, dito natin ipiprito itong ating bawang. Igigisa natin siya. So hintay lang natin siya mag-isa ng maayos. At pagkatapos niya, isusunod naman natin itong ating soy sauce o toyo. So, kalating cup siya. Piliga ko sa kanya yung buong lemon na maliit. So, sa atin naman, kasi dito wala kami makuhang kalamansi, gumagamit kami ng lemons. So, mas maganda sa atin yung kalamansi. So, pigaan mo lang siya. Siguro mga 5 pirasong kalamansi, ipiga mo rito sa yung soy sauce. So pag ito ay medyo nagla-light brown na, pwede na natin ilagay itong ating soy sauce o toyo. So intindihan lang natin mag-light brown itong ating bawang. So ngayon, luto na yung ating bawang. Light brown na siya. Lalagyan na natin itong ating soy sauce. So haya lang natin siya medyo kumulo ng konti. At pagkatapos niya, lalagyan na uli natin yung ating sibuyas na pinirito kanina. So, hindi lang natin kumulo ng konti. So, sa ngayon, kumukulo na ng bagya itong ating toyo. Ilalagay na uli natin itong ating piniritong onion. So, ito, luto na itong onion natin kanina. Magbabanto lang tayo ng konting pamitang durog. Siguro mga depende rin sa panlasa nyo. Sa ngayon, maglalagay lang ako ng mga 1/3 teaspoon ng paminta. Durog to. So, depende sa anghang na gusto nyo. So, sa ngayon, timplado na yung ating toyo. Kasi gawa nung bago natin siya inilagay sa dito sa ating kawali, ay pinigaan natin siya ng kalamansi, ng lemon, at tinikman natin siya. So, tama-tama na yung lasa niya kaagad. So, sa ngayon, tama lang itong lasa nito. So, hintay lang natin uling konting sumulok ng konti. At pagkatapos niya, ilalagyan na natin sa pinirito natin kanina sardinas. So, sa ngayon, sumusulok na itong ating toyo na may kasamang onion. So, pwede na natin patayin itong ating kalan. Luto na siya. So, itatoppings na lang natin siya, ibubuhos na lang natin sa ating pinirito kanina sardinas. So, ganito lang ginagawa rito. Ito na yung ating sardinas kanina. So, isasani lang natin siya sa ibabaw niya. Kasama na yung ating onion. So, napakasimple lang niya yung gawin. So, sana gayahin niyo to. Kakaiba itong luto na to. Si kalimitan sa atin. Iligisa lang natin siya. Yung iba naman gumagawa rin ng ibang diskarte para maiba naman yung pagkakaluto. So, yan yung una nating luto ng sardinas. So, sa ngayon naman, ipakikita ko naman sa inyo kung paano naman iluto yung ating sardines mackerel na merong sayote at saka miswa. So sa ngayon, mainit na itong ating lulutuan. Lagyan na natin siya ng cooking oil. So mga 3 tablespoon. Tignan lang natin siyang umiinit-init. Tapos ito, ilalagay na natin itong ating
onion o sibuyas. So kinakalat ko lang yung cooking oil niya para hindi siya malikit pag nilagay natin yung ating pipirito o gigisa. So sa ngayon na mainit na ang ating cooking oil, ilagay na natin itong ating onion sa malaking ulo ng sibuyas to. So hayaan lang natin siya mag-isa ng maayos. So sa ngayon medyo okay na itong ating sibuyas. Ilagay na natin itong ating bawang. So ayan din lang natin siya mag-isa na maganda para mapalabas natin yung sarap ng ating sibuyas at bawang. So sa ngayon na okay na rin yung ating bawang, maganda na yung pagkakagisa natin, napalabas na natin sarap ng mga sangkap na to. Pwede na natin ilagay yung ating sayote. So hiniwa ko lang siya na maninipis na medyo mahaba-haba ng konti. So gigisa lang din natin ng maayos to hanggang sa maluto itong ating sayote. Maya-maya ng konti, lalagyan din natin siya ng konti sa baho para naman hindi siya masunog. So sa ngayon, medyo okay na rin itong ating sayote. Ilalagay na rin natin itong ating tubig. So, 3/4 cup lang to. So, nasa ganun na maluto na maayos itong ating sayote. Maya-maya naman, ilalagay din natin yung ating mackerel sardines. Isasama din natin dito sa ating niluluto, yung sabaw niya. Kasi yung sabaw niya, masarap na yon, makapagbigay ng mas maganda pang lasa. So mamaya ang ibabanto na lang natin dito ay ang asin saka ang paminta. So hintay lang natin maluto itong ating sayote. So sa ngayon medyo malambot na yung ating sayote. Ilalagay na natin itong sabaw ng ating mackerel. Kasi ito, masarap na itong lasa nito, itong sabaw na ito. So, pag inihalo natin ito ngayon, at kumulo ng konti, titimpla na natin siya ng asin, saka ng paminta. Kasi kung ilalagay mo ito sa huli, itong sabaw, kasi mas masarap na lasa nitong sabaw na ito. Kaya ngayon, pagka nalagay mo na siya, lalagyan mo na siya ng asin at paminta, mapapinalize mo na rin kung ano talaga lasa niya. So, hintay lang natin simulok na kaunti, tapos lalagyan na natin siya ng asin at paminta. Ipapainal lang natin yung lasa niya. Tapos ngayon, yung pinakalaman nitong mackerel, ay tatanggalin ko lang yung pinakatinig sa gitna. So, para pag kinain na wala na silang tatanggalin pa. So, sa ngayon, kumukulo na siya. Maglalagay lang tayo ng konting asin. So, ito naman, depende rin sa panlasa nyo. Ang asin at paminta, depende sa panlasa nyo kung talaga namang tingin nyo yung okay na. Nasa inyo to. Sa ngayon, lalagyan ko lang siyang medyo pero mga 1/3 na paminta na sa teaspoon. Nilagyan ko lang siya ng konting asin ngayon. So, katapos nito, titikman ko siya. Pagkatapos ito, pwede na natin ilagay yung ating laman ng sardinas. At panghuli natin ilalagay yung miswa. So ito na yung ating sardinas. Tinanggal ko lang yung pinakatinig ko sa gitna. So medyo biyahin ko lang sa mga hindi naman siya durog na durog. At ang tama lang siya. At least ay may makakain pa rin tayo na buong laman. So hindi lang natin sumulak ulit ng konti. Ilalagay na natin yung ating miswa.
Ngayon, kumukulo na rin siya. Ilalagay na natin yung ating miswa. Mas maganda nito, medyo pag-iwahiwalay natin para kapag kaya natunaw siya o naluto, hindi siya sa isang side laang. Madali kasing maluto itong miswa eh. So madali lang din iluto ito. So medyo haluin lang natin siya. Ginagawa ko, nilalagay ko siya sa bandang ilalim para mas madali siyang maluto. So mga 2 minutes, pwede na natin itong hamukin. Hintay lang natin siya. So sa ngayon, luto na ang ating mackerel sardines with sayote and liswa. So pwede na natin patinit itong ating kalan at isasalin ko sa isang bowl para ready to eat na siya. So salin na natin sa isang bowl. Pili kumako siya, napakasarap ng lasa niya. Konting asin lang ang nilagay ko, saka paminta. Sana subukan nyo rin to kasi medyo kakaiba naman to sa paningin ng mga anak natin. At masisiyahan kayo dito, masarap din lasa niya. So ito yung ating dalawang niluto ngayon. So ang ating unang-una itong ating niluto kanina na sardines steak. At ang pangalawa naman, ang ating mackerel sardines with sayote and miswa. So sana nagustuhan nyo itong aking niluto ngayon. Gayahin nyo ito. Paalaala ko nga pala ngayon sa inyo sa nangyayari sa ating mundo ngayon. Sa halos lahat ng bansa ay nagkakaroon ng problema ngayon. Alam naman natin ito. So hanggat maaari, manatili tayong ligtas sa ating bahay. Huwag muna tayong lumabas hanggat makakaya natin. Sana nga lahat magkaroon ng sapat na pagkain para hindi na sila lumabas ng bahay. Nang sa ganon, maiwasan natin kumalat pa lalo ang nangyayaring problema ng mundo ngayon. Mag-ingat po tayo lahat. Kung meron kayong account sa YouTube, i-subscribe nyo lang ang aking account. Once na magkaroon tayo ng bagong video, ay makikita nyo siya agad. Salamat sa inyo.